Sino po may-ari ng bahay na yan, ma'am? Bali po yung apartment na yan, before sa akin. So binili ng kaibigan ko, bininta doon sa yung minister talaga ng church community nila na both mag-asawang foreigner na matanda. Foreigner? Yes po. So, ang foreigner cannot own property dito sa Pinas. So, in short, yung foreigner yung nanggugulo, maingay? Minister po talaga nila, nasa US. Nagkaroon siya ng visa na para tumira dito, gawa ng pagkasal niya doon sa Pinay. He was preaching po kasi sa Bohol 2015. Anong pangalan po ng foreigner? Robert Rotolo. Anong pangalan po ng kanilang church? Matsberg Fruit Ministry. Sinasadya po nila yun, no? Halata. Sinasadya nila po. Anong reason ba't nila sinasadya yun? Ba't sila nakakaganon? Hindi po ba't namin ako ano, kasi po, yung kasi sa atin Pilipino, nasasanay tayo na while working sa bahay, magpa-music tayo ng mahina. So, pag nakarinig po sila ng kahit kunting bus, tinatapatan po nila ng tatlong speaker na malalaki. Nilabas, nasa labas po kasi ng bahay nila yung tatlong speaker. So, yun po, nagpapa-music sila full volume. Chairman Bohol, sir, magandang hapon po, sir, chairman. Sir, magandang hapon po, rin sir, senator po. Sir, pasensya na, mawalang galang na, mukhang bastusin po kayo kung ang tatanungin natin itong si Robert Rotolo, wala pong respeto sa inyo. Yes, opo po, sir. Papayag ba kayo, sir, na ganun-ganun lang, binabastos kayo ng isang foreigner? Hindi naman, kasi insulto sa ating pagkatao yun at saka correct. Walang ano, respeto. Kaya hindi tayo pwede insult ng ibang hindi taga rito sa atin. Correct. Nakakahiya naman yun, sir, na sa mismong bahay natin, inapi tayo, ano po? Opo, sir, ganun po. So therefore, ano pong ginagawa natin? Bakit po pinapayagan natin na mamayagpag yan sa tagal na ng panahon? Hanggang sa napunta na dito isang dalawang constituent ninyo, dito na sa amin nagsumbong na masahe pa. Pong, yung ginawa po namin sa barangay, nagpa-file kami ng complaint sa city. Nag-resist namin sa legal. Tapos nagpa-file din kami ng person of non-grata. Kasi yung advice ng city legal, only government, national government can undeclare as persona non-grata to the foreigner. Sir, persona non grata is nothing. Wala po yun. It's just a piece of paper saying na ingrato ka rito, hindi ka karapat-dapat dito, but walang aksyon kaakibat yun. Ang kailangan po mapatigil yung... Kasi sir, pwede pa rin i-personal non grata siya, tuloy-tuloy pag-iingay niya because walang katapat na parusa, walang katapat na sanksyon. Ang gusto ko po sir, ma-stop yung kanyang pagpapa siga-sigaan diyan, ma-stop yung pambabastos niya sa inyo. Kasi po sir, ikaw po yung ama ng barangay diyan, ikaw ang nababastos dito kung tutuusin. Wala siyang respeto sa iyo. Sir, ginawa po namin lahat sa barangay kung para ma-stop ito kasi minsan nag-respond kami, pinapatay naman nila pag nakaalis kami, pinaano na naman. Then so, in that case, sir, meron ba kayong ordinansa patungkol doon sa ano, nag-iingay ng mga kapitbahay? Sir, wala po tayong ordinansa sa barangay, nag-relay lang po kami sa city po. Sa city po. Meron sir, meron 10 o'clock ng gabi dapat ano na yun pag nag-kwan ito. Kasi minsan tanghali, umaga, hapon sila naging kaya. Colonel. Sir, hello po. Matagal na pong nambabastos itong isang foreigner dyan po sa inyong lugar. Si chairman po, binabastos niya left and right, pati yung mga kapitbahay niya. Palagi po nagpapatugtog ng malalakas na music. So I think this is a case of unjust vexation, alarm scandal, etc. Bakit hindi niyo po puntahan yan at sampahan niyo na po ng kaso? Kung ano pang pwede maikaso laban dito sa foreigner na nagsisagasagasa na babasto sa ating mga Pilipino. And then pwede niyo po involve immigration dito and becoming of a foreign national. Pupuntahan po natin yung mga complainant, sir. Tama po kayo, sir. Hindi natin papayagan na alipos tayo yung mga kababayan natin, sir, no? Dito sa mismong country natin. So, kung ano po yung may tutulong po ng police station, sir, gagawa po kami lahat ng paraan, sir, para matulungan po yung mga complaint. Maganda yes, po, Ms. Joy. Apo. Yung husband nyo raw po ay nanggugulo, nagpapatugtog po malalakas na music, nangaasar, binabastos po si chairman, binabastos po tayo mga Pilipino. Wala na pong respeto sa atin. Bakit po pinapayagan yung inyong mister na mambastos ng ganun-ganun na lang? Kasi kung hindi, ma'am, padideport po namin siya. Ito po ang nangyari.
Noong 2019 po, sila po, actually, if you can come here in Dumaguete, kami po ang unang nagreklamo sa kanila. So we went to the barangay, we went to the city health, actually, tumawag po ako sa DALG, tumawag po ako sa legal office, pumunta po kami kay mayor, lahat na po, we actually have a case against that neighbor. Kahit na si Berna po, yung aso niya, instead na magsuri siya, actually, nagsuri po siya dito sa barangay namin. Anong ginawa niya? Nag-cyberliber siya sa amin. So, we forgave her. Tapos, nawala na yun. So, nagsimula na yung relative po ni Marisa, si Emilio Tanora po. So, yung nangyari po, kinasuhan po namin si Emilio with preliminary injunction at saka yung adjust dictation po at saka yung sa noise nila. So, na-dismiss po yung kaso because there was technical issues. But if you want, we can send all our recordings since 2019 po sa issue na ito. So, this is what happened. Kahit ano pong agreement namin dito sa barangay, hindi po nila tinutupad. So, the only recourse that we have is we're telling them, if you will not stop disturbing us by your music, your video cake, kahit po natutulog na kami, yung boses nila po nandoon po sa loob ng aming nung room namin. So, the only recourse that we have is play back the music kasi hindi po nila naririnig. Yung si Bernita po, nakakahiya naman, pumunta pa siya sa inyo. Alam mo ba po, she owns that store. Ano po yung pag-aari ni Bernita, ma'am? Risto Bar. So we complain. We went to the mayor. We have a petition. 31 people signed kasi ang para po na mga na street, mga bahay ay mga senior citizen. Yung si Marisa po, at saka yung relative niya, sabi nila, wala kami narinig. We're too close. So, magdidepende po ba ang health? I mean, my husband now is suffering from heart enlargement. Ang sinasabi nyo, originally, kayo pong may reklamo ng alarm scandal laban din sa mga complainant because I just found out now na yung mga asawa nyo po palang dalawa ay mga foreigners din. Yes, right? Sir. So, I know why you're going to you. Okay, sige, sandal po. So, na-resolve na po yan kasi nag-file kayo ng kaso at na-dismiss yung kaso. Therefore, ang ginagawa nyo, gumaganti na lang kayo. Huwag nyo na pong gawin yon para ma-stop na po itong gulo. Yes, kasi hindi sila... Kaya ma'am, nakuha ko na po kayo. Okay, sige. May kasalanan po itong mga pumunta sa amin. Sila yung originally na inireklamo ninyo. Sila yung nag-umpisa ng kaguluhan dyan. Nag-demanda kayo, etc. Pero na-dismiss po yung demanda nyo laban sa kanila. Now, ang ginagawa nyo, it's time for you na gumanti naman. Kaya kayo naman ang gugulo. Stop na. No, we are not actually making... Ano po yung mga music na narecord namin kanina, ma'am, na napakaingay, pati tilaok na manok, nirecord ninyo tapos nilalagay nyo sa full blast yung volume? Kasi po, ito po yung nangyari. So, may manok po sila. So, sabi ko, binigyan ko yan si, yung asawa ni Marisa saka yung kapatid niya. Sabihin na po natin, for the sake of argument, may problema po itong dalawang complainant namin dahil once upon a time, sila rin po yung nasa sitwasyon ninyo na magulo at inireklamo ninyo. Fine. Pero naresolba na po yan, tumahimik na sila at nagdemandahan na. Now, ang gusto nyo mangyari, kayo naman ang gumanti. I'm telling you to stop dahil kung hindi, kayo po ang mga kalaban namin dito. Ako po ay magpapasa ng resolution sa Senate and Aid of Legislation para mapatigil na po itong mga ingay-ingay sa mga barangay. This is not the first time na nagreklamo sa amin dahil sa ingay, noise pollution. Ipatatawag ko po, Mr. Mo, ipatatawag kita sooner or later o bandang huli, baka mapadeport pa po yung Mr. Mo. Yes po. Okay. So ayaw mo po mangyari na madeport si Mr., tama? No. Then I'm telling you, stop. Pwede? Bilang paggalang kay chairman. Kasi si chairman, ma'am, nababastos na eh. Binabastos si chairman eh. Galangin niyo si chairman. Nakita ko dun sa video yung barangay Tanod, walang magawa. Tapos kailangan pa pumunta sa City Hall. Hindi pwede sa akin yan. Kung gusto magsiga-sigaan, Mr. Mo, hindi nyo pwedeng gawin sa akin yan. Pwede nyo gawin kay chairman, sa akin hindi. Meron akong gagawin mga legal na pamaraan na madideport tong husband mo. May problema itong mga complainant. Okay? Ngayon, ikaw itong mga complainant, tumahimik na. Kung ano man kasalanan nila doon, burado na yon. Okay. Ngayon, ikaw ang nagbibigay ng problema, stop mo na yung problema binibigay mo sa komunidad dahil si chairman ay nababastos na, pati yung PNP ay nababastos na. Maraming nababastos dito, maging yung City Hall nababastos na at ayoko pati ako mababastos dahil dadalhin ko to Senado
at tingnan natin kung sino magmumukhang kawawa in the end, at the end of the day, si mister mo at hindi kami. Mamili ka. Mamili ka, madideport yung mister mo o tumahimik na lang kayo. Pumili ka. That's what actually our goal, to stop okay, the noise. Then I'm telling you, ma'am, please, stop. If that's your goal, then I'm giving you the chance, this is your time, to stop. Then once you stop, then magkakaroon na po ng peace and quiet sa inyong barangay. Chairman Bohol? Sir, yes sir. Okay, nangako na si Joy Rotolo na mag-stop na, then ipatatawag niyo sa barangay, pagbati-batiin mo sila, at kapag hindi pa rin po nag-stop, you let us know, then gagawa ako ng resolution and aid of legislation, lahat ng mga ingay sa barangay, patatawag ko sa Senado at tingnan natin kung hindi ma-deport mga to. Yes sir. Bukas, sir, ipatawag ko sila, sir. Very good. Thank you po, Chairman. At gusto ko po, matin kayo at Colonel Conag, kasi pati kayo po dyan sa PNP, nababastos din ang mga ito. Itong mga foreigners. Sige pa, sir. Apa, sir. Colonel. Okay, so, Ma'am Joy, starting right now, wala na po munang ingay at mag-report kayo ka, Chairman, at pagbabati-batiin kayo doon kung sino may makaawa niyo, okay? Yes, Senator. We are in the barangay hall, actually. We're waiting for them. Sige po. Tomorrow, pupunta po dyan sila. Babalik sila doon at pagbati-batiin ka sa barangay para matapos na yung gulo, okay? Yes, we're here. Thank you po, madam. We never miss a barangay meeting po. Thank you we po, ma'am. We never miss a barangay meeting. Thank you so much, ma'am. Okay. Ingat po kay ma'am. God bless. Ma'am Lailani. Hello. Good afternoon. Apo, magandang hapon po, madam. Ma'am, yes. Importante din po kayo dito para maayos na po ito, matagal na nagulo. Left and right, gantihan, yes. Balikan. So, kung pwede ma'am, magpadala yes, kayo ng tao niyo para to observe, to make sure na masunod po yung usapan at magkaroon yes, na po peace and quiet sa barangay. Pwede, personal akong mag-attend, sir. Thank you po. Maraming salamat po, Ms. Ramon. Mabuhay po kayo yes. At mabuhay po. Kumusta lang po kay Mayor? Thank you, sir. Thank you. Magandang hapon po. Okay, ma'am. Tomorrow, uwi na kayo. Pamasayaan ko'y pabalik. Reimburse ko yung ticket niyo. Magkakaroon ka-timing ka ng bukas, okay? Thank you, sir. Thank you po, ma'am. Thank you po.